Good morning, everyone. Ngayon, pag-aaralan natin. Matututunan natin kung ano ba ang kahulugan at kahalagahan ng pamahalaan. Makinig kayo mabuti kasi ngayon, malalaman natin lahat ng kailangan nating malaman tungkol sa pamahalaan. Bilang isang Pilipino, isang batang Pilipino, grade 4 na Pilipino, dapat alam nyo yung mga bagay or dapat alam nyo ang kahulugan at kahalagahan ng pamahalaan. Ang nakikita niyong picture o larawan ay ang larawan ng Malacañang Palace. Sino ba yung nakatira sa Malacañang Palace? Ang ating presidente o kung sino man ang presidente ng Pilipinas. Okay? Ang nakikita niyo naman ay ang mga kapwa nating Pilipino na gumagawa ng ano? Okay, tingnan natin, makinig kayong mabuti para maunawaan nyo kung ano ba ang kahulugan ng mga larawang pinakita ko sa inyo. May tanong yung bata na lalaki. Ano kaya yung tinatanong niya? Ang tanong niya pala ay, ano ang pamahalaan? Sino yung pwede sumagot yan? Ano nga bang ibig sabihin ng pamahalaan? Hahanap tayo kung sino yung pwedeng sumagot, ha? Isang lola. Tingnan natin, pakinggan natin, kung ano yung sasabihin ng lola tungkol sa pamahalaan o kahulugan ng pamahalaan. Makinig kayong mabuti. Ang sabi ni Lola, ang pamahalaan ay isang organisasyong politikal na itinaguyod ng mga taong naglalayong magtatag ng kaayusan at mapanatili ang pagkakaroon ng isang sibilisadong lipunan. Okay, ngayon. Kilala niyo siya? Oo, siya si Lolo Pops. Nakikita niyo siya sa Angeles City, di ba? Malapit sa simbahan. Naglilibot lang siya doon sa Angeles City. Ano naman yung sinasabi ni Lolo Pops? Makinig tayo. Ang sabi niya, ang pamahalaan ay may kapangyarihan na gumawa at magpatupad ng batas sa nasasakupang teritoryo. Okay. Naintindihan niyo kung ano yung sinabi ni Lolo Pops? Okay, very good. Magaling. Oh. Sino naman yan? Kilala niyo siya? Pareho tayo. Paborito ko din siya. Gusto ko rin siya. Si Mr. Bean. Ano naman kaya yung sinasabi ni Mr. Bean? Tingnan natin. Meron siyang binabasa. Ano pa yung sinasabi niya? Ang sabi ni Mr. Bean, meron daw dalawang pangunahing uri ng pamahalaan. Ang isa ay ang pambansang pamahalaan na sumasaklaw sa buong bayan. Kamuha dito sa Pilipinas, ang pambansang pamahalaan ay sumasaklaw sa buong Pilipinas. Ang nakikita nyo ngayon ay ang mapa ng Pilipinas. So, pag sinabi natin na national government, ang saklaw niyan buong Pilipinas. Meron din tayong local government. Sila ang namamahala, pinamamahalaan nila ang lalawigan, munisipalidad,
lungsod at barangay o kung ano pa yung ibang lugar na itinakda ng batas. Ang nakikita nyo ngayon ay ang lalawigan. Lalawigan ng Pampanga. At ngayon naman ay ang logo ng munisipalidad ng Orac. Isa lang siya sa halimbawa ng munisipalidad. Pero maraming munisipalidad dito sa Pilipinas o kahit na sa iba pang bansa. Ngayon naman, nakikita nyo ang logo ng ano? Angeles City. At ang barangay hall o opisina ng Punong Bulu. Malapit yan sa school natin. Tapat lang ng school. So, yan ang mga kasama sa lokal na pamahala. Okay. Ano naman yung sinasabi ng batang Pilipino? Ano yung hawak niya? Filipino or Philippine flag. Yan ang watawat ng Pilipinas. Pag nakita niyo yan, sumisimbolo yan sa ating bansa, sa Pilipinas. Ang sabi ng bata, ang pambansang pamahalaan ay dito sa Pilipinas ha, ay sistemang presidensyal at demokratiko. Demokratiko. Meaning, pag sinabi natin na demokratiko, ang mga mamamayang Pilipino ay bumoboto, sila yung namimili kung sino yung magiging presidente na siyang mamamahala sa ating bansang Pilipinas. Meron ding batang mag-aaral na Pilipina. Again, meron siyang hawak na watawat ng Pilipinas. Kung makikita niyo, pareho sila ang sayo-sayo. Parang honorable sa kanila. Pinagmamalaki nila na sila ay Pilipino. Na siyang dapat. Dapat masaya tayo pag malaki natin na tayo ay Pilipino. Ano naman kaya yung sinasabi ng batang babae? Ang sabi niya, ang Pilipinas ay pinamamahalaan ng Pangulo. Ngayon, sino yung kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas? Alam niyo, yung lagi siyang nakaganyan. Lagi nating nakikita sa TV. Alam niyo ba na ang Pangulo ay mahirap, hindi siya madali. Kung titingnan natin, parang maganda. Lagi natin siya makikita sa TV, lahat ng tao rumirespeto, lahat ng tao sumusunod. Pero mahirap yan. O tanungin niyo yung mga tatay niyo. Diba? Yung tatay niyo, isang family lang. Ilan lang kayong magkakapatid? Na tinitingnan niya, iniingatay niya, pinoproteksyon niya. Pero ang tatay natin, sumasakit yung ulo. What more ang isang presidente? Kahit sino pang presidente. Mahirap yun. Ngayon, ang presidente natin sa kasalukuyan ay si President or Rodrigo Duterte. Siya yung presidente natin ngayon. Pero sabi nga natin, sa bansang presidential at demokratiko, pwede siyang mapalitan. Depende sa mga Pilipinong botante kung sino yung susunod na iboboto nila.
So sa ngayon, ang presidente na dapat natin respetuhin ay si President Duterte. Ngayon, hindi pwedeng siya lang. Meron tumutulong sa kanya na Vice President o ikalawang Pangulo. Si Vice President Lenny Robredo. Silang dalawa, joint forces sila, magkatulong sila na pinangangalagaan ang Pilipinas. Yun ang dapat na ang presidente at ang kanyang vice president ay maging magkatulong para ingatan ang Pilipinas, para pangalagaan ang mga Pilipino. Pero huwag niyong kakalimutan, kahit na meron tayong president, meron tayong vice president, meron tayong mga senador, meron tayong mga kapitan, meron tayong mga maraming leader. Ang importante, tayo, na bawat Pilipino, kahit na wala tayong posisyon, kahit na simpleng Pilipino tayo, hindi tayo president, hindi tayo vice president, hindi tayo kapitan, meron tayong responsibilidad sa Pilipinas. Meron tayong responsibilidad sa kapwa natin Pilipino. Meron tayong responsibilidad sa pamilya natin. Meron tayong responsibilidad sa sarili natin. Kung lahat tayo, even tayo, maging responsable ng Pilipino, sigurado uunlad lalo ang Pilipinas. Huwag tayong didepende lang, ah, bahala ang presidente, ah, bahala ang vice president, bahala ang kapitan, bahala. O bahala, bahala. What about, o paano naman yung responsibility? So dapat, kung gusto natin ng maayos na pamahalaan, ng maganda, maunlad na Pilipinas, lahat, bawat isa, maging responsable. Bawat isa magtulong-tulong para sa Pilipinas. Okay? Goodbye. Love you all and God bless. Study hard, ha? Thank you.